Ang gwapo ni Sir Jeremy today. Naku, ang swerte mo talaga, Stella. May VVIP card ka to stare at him. Kilig na sabi ng isa sa mga kasamahan ni Stella sa kumpanya na pagmamay-ari ng kanilang CEO na si Jeremy Tan. Wala sa sariling napubuntong hininga na lamang si Stella dahil siya ang sekretaryo ni Jeremy Tan at pangalan niya ang palaging nababanggit kapag tungkol sa VVIP room kung saan may special titig at interaksyon daw sa boss nila na si Jeremy. Makabuntong hininga ka naman, girl. Inapi ka ba? May umaway ba sa'yo ngayon? Don't tell me pinapahirapan ka ni Sir Jeremy. Napalingon ang lahat na nagchichismisan sa loob ng pantry kay Stella dahil sa sinabi ng isa pa niyang katrabaho na si Marichu. Oo, pinapahirapan niya ako. Kaya kung gusto niyong pumalit sa pwesto ko sa VVIP room na sinasabi niyo, pwedeng-pwede. Kahit ngayong araw niyo pa ako palitan, hindi ako aangal. Pairap na sagot ni Stella sa mga katrabaho na siyang natawa. Hindi alam ni Stella kung bakit sobrang nagiinit ang ulo niya kapag naririnig ang pangalan ni Jeremy mula sa bibig ng mga katrabaho niya. Inaamin ni Stella na isa rin siya sa mga nabaliw sa kagupuhang taglay ni Jeremy. Pero itong mga nakaraang araw, hindi niya maiwasang magalit sa lalaki. Pinapaasa lang talaga ako ng mokong na yun eh. Sabi niya beautiful daw ako. Pero hindi pa rin siya gumagalaw. Fine. Kung ayaw niya sa akin, ayaw ko rin sa kanya. Gigil na sambit ni Stella sa likod ng isipan niya. Ano ba naman kasing nangyari? Ha? Close naman kayo ni Sir Jeremy, hindi ba? Ikaw nga palagi niyang kinakausap kapag may mga gatherings tayo eh. Kaya ba't ka naiinis ngayon sa kanya? Tanong ng isa na naman sa mga katrabaho ni Stella. Saka hindi ba crush mo si Sir Jeremy? Aminin, sinabi mo sa akin yun na nagchika tayo about sa mga new crushes natin. Ngiti-ngiti ka pa nga that time eh. Taas kilay na sabi ng isa na ikinabagsak na lamang ng balikat ni Stella. Yun na nga, gusto ni Stella si Jeremy. At nito mga nakaraang araw, mas napapalapit sila sa isa't isa dahil nga siya palagi ang kinakausap ni Jeremy. Minsan, napapaisip na ni si Stella kung gusto rin ba siya nito dahil sa mga matatamis itong salita sa kanya. Kaso, nakita niya kani-kanina lang na may kamit na babae si Jeremy sa isang coffee shop at hindi tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan ng mga ito, kung hindi ay kasal. Naniwala ako sa mga sinabi niya. Mixed signals lang pala lahat ng yun. Paano na ako nito? Na-imagine ko na lahat eh. Nakasal na kami sa utak ko. May anak na rin kami. Malaki na rin ang bahay namin tapos bigla akong gigisingin. Angil ni Stella sa kanyang sarili at mas lalong napasimangot. Basta, hindi ko na siya crush. Wala na akong pake kay sir. Saka maraming gwapo sa paligid, no? Bakit kayo titikim na isang putahe lang? Eh kung marami namang nakahain. Tura ni Stella sa mga katrabaho na umawang ang labi habang nakatingin sa likod niya. Iningusu pa ng isa ang kanyang likod kaya napakurap-kurap si Stella hanggang sa matauhan siya. Nasa likod ko si sir? Mahinang tanong niya at sabay-sabay namang tumango ang mga ito bago nag-iwas ng tingin. Nakangiwing na pangiti si Stella bago dahan-dahang nilingon ang likod niya. Bumungad sa kanya si Jeremy na nakataas ang kilay habang titig na titig sa kanya. Hi sir, coffee? Tanong pa ni Stella sa kanyang boss na seryosong-seryosong ang ekspresyon ng muka. Gaga ka kasi. Yan ang sinabi ko sa'yo, di ba? Huwag kayong magchismisan sa loob ng opisina. Lalo na kapag nasa iisang kumpanya lang pinag-uusapan nyo. Dahil paniguradong susulpot yan. Napanguso si Stella sa sinabi ng kanyang kapatid na si Sandy. Ito na lang ang nag-iisang kasakasama ni Stella sa buhay dahil namatay na ang kanyang mga magulang 5 years ago dahil sa isang aksidente. Di ko naman sinabi yun in a bad way, okay? Gusto ko lang naman mag-move on. Naging kayo ba? Sarcastic ang putol ni Sandy kay Stella na napasimangot na. Ano naman ngayon kung hindi naging kami? Crush ko siya. Nasaktan ako. Kaya mag-move on ako sa kanya. Wala akong pake kahit iba ang gusto niya makasama habang buhay. May pangalan pa naman ako na magiging anak namin tapos
maririnig ko na lang na nakikipag-usap siya tungkol sa kasal sa ibang babae? How dare he? Legal wife ka, girl? Legal wife ka? Naiiling na tanong ni Sandy sa kapatid. Oo, sa imagination ko. Dalian mo na nga dyan sa pag-makeup mo, bagal-bagal mo naman. Walang magbabago, okay? Maganda ka pa rin kahit anong lagay mo sa mukha mo. Dagdag na sabi ni Stella sa kanyang kapatid. Balak na magkapatid na pumunta sa isang bar at magsaya. Ayaw ni Stella sa mga bar. Pero gusto niyang uminom ngayong gabi dahil sa kahihiyang dinanas niya kanina. Paano ba naman at pagkaharap niya kay Jeremy Tan kanina? Saka rinag si Alisa na mga kasama niya. Ang awkward tuloy dahil nag-staring contest pa silang dalawa ni Jeremy. Gustuhin mang humingi ni Stella ng tawad sa boss niya, hindi niya rin alam kung ba't kailangan niyang humingi ng tawad, e wala naman siyang sinabing masama. Tama, wala akong kailangan ihingi ng tawad sa kanya. Sabi ko lang naman hindi ko na siya crush, hindi ko naman siya nilait o ano. Kaya bakit ko kailangan humingi ng tawad sa kanya? Hindi na kailangan pa. Saka makakalimutan niya rin ang nangyari kanina. Tumangutang ko si Stella sa likod ng isipan niya. Inom ka pa, girl! Be bold! Sigaw ni Sandy at inabotan si Stella ng inumin dahilan para mapangiwi ang huli. Huy, lasing ka na, okay? Ayokong buhatin ka pag uwi mo. Umayos ka dyan, ha? Baka iwan kita sa gitna ng daan. Sagot ni Stella sa kapatid. Tinanggap ni Stella ang inumin bago yun inilapag ulit pabalik sa lamesa. Dahil lasing na si Sandy, hindi nito napansin ang ginawa ng kapatid niya. Napabuntong hininga na lamang si Stella. Gusto niya rin maglasing pero pagkarating nila sa bar para mas broken-hearted pa si Sandy sa kanya. Dahil nilaklak nito lahat ng alak na dumating sa mesa nila. Ngayon halos hindi na ito makatayo sa kalasingan. Bathroom break lang ako, ah. Dito ka lang, okay? Kapag nawala ka dito sa upuan, hindi na kita hahanapin. Tura ni Stella sa kapatid bago tinapik ang balikat nito. Lasing na tumango naman si Sandy kaya umalis na si Stella. Habang naglalakad, ramdam ni Stella ang pagtayo ng balahibo sa batok niya. Kanina niya pa yung nararamdaman habang papasok sila ng bar. Tila may nakamasid sa kanya mula sa malayo. Guni-guni ko lang panigurado. So dami ba naman ang tao dito, talaga namang iisipin kung may nakatingin sa akin. Sabi na lamang niya sa kanyang sarili. Habang hinahanap ko nasa ng banyo, biglaan na lamang may humila kay Stella mula sa kadiliman. Dahilan para mapatili siya. Bago pa man masipa o masuntok ni Stella ang taong yon, naharang na nito ang kanyang paa at kamay. Hey, ako ito! Marahang sabi ng humila kay Stella at nang madaanan ng ilaw ang parte kung saan siya hinila nito, nanlaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanyang kanilang boss na si Jeremy. Sir, tinakot mo naman ho ako! Angil ni Stella at kaagad na kumawala sa hawak ni Jeremy sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan pa ni Jeremy. Sir? Wala tayo sa kumpanya. Just call me Jeremy. Yun ang pangalan ko. Alam mo naman siguro, hindi ba? Ngayong ang lapit-lapit nila sa isa't isa, ay natanto ni Stella na lasing si Jeremy. Nangangamoy alak na may halong mint ang bibig nito. Kaya napalunok si Stella. Imbis na ma-turn off, mas nahumaling pa siya dito. Kahit na hindi naman ganun kalasing si Stella, tuluyan na siyang nalasing dahil sa kaharap niya. Hindi ho ata appropriate yung gusto niyong mangyari, sir. Kahit wala ho tayo sa kumpanya, ikaw pa rin naman ho ang amo ko. Dapat pa rin ho kitang irespeto dahil yun ho ang dapat gawin ng empleyado mo. O baka, kaya ayaw mo akong tawagin Jeremy dahil hindi mo na ako crush. Putol ni Jeremy kay Stella na bigla ang napakurap sa narinig niya. Ho? Huh? Gulat na tanong ng babae. Narinig kita kanina eh. Sabi mo hindi mo na ako crush. Dahil ba hindi mo na ako crush kaya ayaw mo akong tawagin Jeremy? Bakit? Marami ba talagang ibang nakahain na putahe? Mas gusto mo ba sila kaysa sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Jeremy kay Stella na napaawang ang labi. Nag-joke lang naman ho ako, sir. Hindi po totoo yun. Depensa ni Stella at umiling-iling pa. So ako pa rin ang gusto mo. Muli ay tanong ni Jeremy na siyang ikinakunot ng noon ni Stella habang natatawa. Paano napunta sa ganitong klase ng topic ang pinag-uusapan namin kani-kanina lang? Saka bakit siya ganito?
Ano naman ngayon kung hindi ko siya crush? Dapat nga maging masaya siya na nabawasan ng mga taong nagpapanta siya sa kanya sa loob ng kumpanya. Ang kulo din talaga ng isang to. Mixed signals nga. Kalaunan, itinulak ni Stella si Jeremy ulit dahil sobrang lapit na naman ito sa kanya. Alam mo sir, lasing ka lang. Umuwi ka sa inyo at matulog ka nang magising ka dyan sa kalasingan mo. Saka huwag ako sir, okay? Inaamin ko na gustong gusto kita pero alam ko rin na wala kang oras sa mga taong tulad ko. Kaya mas mabuti pa nakalimutan mo na ng lahat na nangyari kanina. Kalimutan mo lahat ng sinabi ko at magiging maayos din tayo. Magiging maayos din ang lahat pagkagising mo. Kung wala ka ng kailangan pa, aalis na ho ako. Mag-iingat ka sir, okay? Drink moderately too. Mahabang sabi ni Stella kay Jeremy bago tinapik ang balikat nito. Pero sa pagtalikod ni Stella muli siyang hinila ni Jeremy. At hindi lang para sa isang simpleng pagpipigil. Dahil mulat na mulat ang mga mata niya nang sakupin ni Jeremy ang labi niya. Sobrang pusok ng halik ni Jeremy. Mabilis gumalaw ang mga labi nito na tila ba hayok na hayok matikman ang labi ni Stella. Pinigilan ni Stella ang sarili niya na mapapikit. Ngunit nang hapitin siya ni Jeremy, papalapit kusang nagpadala ang kanyang katawan. Nagpadala siya sa kanyang nararamdaman. Bahala na. Bukas na bukas din. Tatakbo ako ulit palayo. Sa ngayon, magpapadala ako sa tukso. Ngayon lang naman. Ngayon ko lang pagbibigyan ng sarili ko. Tura ni Stella sa kanyang sarili habang patuloy na nakikipaghalikan kay Jeremy. Nagising si Stella nang maramdaman niyang may kamay na nakadantay sa kanyang bewang. Nang imulat niya ang mga mata, bumungad sa kanya si Jeremy na mahimbing ang tulog. We did it? Nangyari nga? Talagang ginawa namin kagabi yun? Nagpadala talaga ako sa tukso? Sa mga halik niya sa akin? Sunod-sunod na tanong ni Stella sa sarili ng matauhan. Hindi ako pwedeng manatili dito. Kapag nakita niya ako, baka bigla na lang niya akong pagalit. Lasing siya kagabi. Kaya paniguradong hindi niya maaalala ang nangyari sa pagitan namin. Ganun naman siya kapag lasing eh. Kaya paniguradong hindi niya malalaman na ako ang nakasipin niya. Tura ni Stella bago dahan-dahang umalis sa kama para magbihis ng damit. Napapikit at napalunok na lamang si Stella nang makitang punong-puno ng pulang pantalang katawan niya, lalo na sa bandang dibdib at leeg. Natupad niya ang imagination ko sa buhay, pero mawawala naman ako ng trabaho. Ani niya sa sarili. Nang makapagbihis siya, muli niyang nilingon si Jeremy na natutulog pa rin. Gusto mang lapitan ni Stella ang binata, mas pinili niyang umalis na lamang ng tahimik. Doon lang natanto ni Stella na nasa loob sila ng isang maliit na motel. Ni walang CCTV o ano pa man kaya paniguradong hindi basta-basta mahanap ni Jeremy ang babaeng nakasama nito. Malakas na sumigaw si Stella kasabay ng pagsabunot niya sa kanyang sarili. Hoy, nababaliw ka na ba? Ano, natuluyan ka na? Gusto mo bang ihatid kita sa mental, ha? Sarkastikang tanong ni Sandy sa kapatid habang sa pusa po ang kanyang ulo na sumasakit. Kakauwi mo nga lang, ganyan ka pa. Talagang nawala ka kagabi, ha? Saka ba nagpunta, ha? Dagdag na tanong pa ni Sandy. Hindi sumagot si Stella. Nakatulala pa rin to sa kawalan hanggang sa bigla itong napatayo sa kinauupuan. Maglalasay na ako! Biglang saad ni Stella, kaya halos naglagang pa ka ni Sandy sa gulat. Ano? Ano magre-resign? Ano pinagsasabi mo? Hindi kayang harapin ni Stella si Jeremy. Mas gugustuhin na lamang niyang mawala ng trabaho kaysa makaharap ulit ng boss niya. Sa ganun, hindi niya kailangan pang ipahiya ang sarili niya sa harap nito. Baka rin at biglang mandiri sa kanya si Jeremy kapag nalaman nito ang nangyari sa kanila. Kapag nagkataon baka, hindi na gustuhin pa ni Stella ang huminga. Uy, ano ba, girl? Ano bang pinagsasabi mo magre-resign ka? Yan ang pinakamaganda mong trabaho. Malaki ang pasako dyan, tapos magre-resign ka? Nabagok ba ulo mo kagabi? May nangyari ba, ha? Ha? Ba't nababaliw ka na naman, ha? Sunod-sunod na tanong ni Sandy, ngunit kumuha na si Stella ng laptop at nagsimulang magtipa ng resignation letter nito. Stella Marie Sanchez, kinakausap kita! Ate naman! Sigaw muli ni Sandy dahilan para makuha na nito ang atensyon ng kapatid. Huwag mo akong tawaging ate. Basta magre-resign ako.
Maghahanap na ako ng ibang trabaho. Ayoko nang pumasok doon. Hindi ko na kaya. Napahilo si Sandy ng kanyang noo. Ano ba kasing nangyari ha? Dahil ba ito sa boss mo, girl? Be professional na lang, okay? Trabaho yan. Iba ang nararamdaman mo sa trabaho. Kung gusto mo ng pera, dapat magtiis ka. Hindi mo alam ang nangyari, okay? I just had a hot night with Jeremy Tan, Sandy. Malakas na napasinghap si Sandy sa narinig niya. Hindi siya isang batang pastit para hindi maintindihan ang gustong sabihin ni Stella. Ano? Paano? Bakit? Hindi matapos-tapos ni Sandy ang gusto niyang itanong sa kapatid. Dahil sa sobrang gulat na nararamdaman niya. Nagkita kami sa bar kagabi. Bigla niya ako hinalikan nung paalis ako. Sinubukan ko naman lumaban sa tukso, no? Pero nasarapan ako sa halik niya, kaya gumanti ako hanggang sa sinabi niya na gusto niya ako makasama buong gabi. Gusto niya akong dalhin sa mansyon nila, pero naisip ko na maraming CCTV doon, kaya sinabi ko na sa motel na lang, doon niya ako dinala. Ayaw ko mapaalis ako sa trabaho dahil sa kahihiyang to, okay? Kaya mas mabuti pang mauna na lang ako umalis, no? Mas kakayanin ko pa kung ganun ang gagawin ko. Gaga ka kasi. Ba't ka nagpadala sa tukso? Ano na lang gagawin mo kapag nagkita kayo sa daan tapos naalala niya pala yung nangyari noong gabing yun? Hindi niya maaalala ang nangyari. Ganun siya kapag lasing. Lasing na lasing siya kagabi habang ginagawa namin yun, kaya paniguradong kahit ang mukha ko hindi niya maaalala ng basta-basta. Magdasal na lang tayo, napayagan niya ako mag-resign. Dahil kung hindi tatalon ako sa rooftop ng kumpanya niya. Sagot ni Stella, kasabay ng pagtatapos niya ng kanyang resignation letter. Bakit wala pa si Stella? Kunot na ang tanong ni Jeremy sa harap niyang empleyada nang mapansing wala ang kanyang sekretarya. Ah, sir, papunta pa lang po si Stella dito. Saka po may gusto raw ho siyang sabihin sa inyo. Sagot ng empleyada na siyang ikinataas ng kilay ni Jeremy. Mabilis na nag-iwas si Jeremy ng tingin. Late siyang pumasok dahil sa sobrang kalasingan. Napunta rin si Jeremy sa isang motel at alam niya na may nakasama siya doon. Dahil nakita niya ang pulang stain sa puting bedsheet ng kama. Yun nga lang, hindi niya maalala kung sino. Sir, coffee? Mabilis na napalingon si Jeremy sa nagtanong dahil sa inaakalang si Stella yon. Ngunit bumungad sa kanya ang isang empleyada. No, thank you. Sagot na lamang niya bago siya nagmamadaling naglakad pabalik sa opisina niya. Ano ba naman to? Nababaliw na ako kakaisip sa babaeng yun. Kagabi rin na naginip ako na siyang kasiping ko. Na siyang kasama ko buong gabi. Pero paniguradong hindi siya yon. Dahil galit siya sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Ni hindi niya raw ako crush? Bakit hindi na? Dahil may nahanap siya mas gwapo sa akin. O mas mabango sa akin. Mas matangkad, mas matalino. Napasabunot na lamang si Jeremy sa sarili niyang buhok dahil sa mga naisip niya. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang pagkakagusto niya kay Stella. Gustong gusto niya ang babae. Pero napapansin niya na ayaw nito sa kanya. Kaya sinusubukan niyang makihalubilo sa ibang babae, kaso palagi din namang napupunta kay Stella ang isipan niya. Nasa ganoong sitwasyon si Jeremy nang may kumatok sa pinto ng opisina. Pinapasok ni Jeremy ang taong nasa labas at nang bumungad sa kanya si Stella, agad na higit ni Jeremy ang kanyang hininga. Morning, sir. Nandito ho ako para ibigay sa inyo to. Bati ni Stella at binigay kay Jeremy ang isang puting envelope. Kumunot ang noon ni Jeremy nang buksan niya yon. At nang mabasa ang unang pahina ng letter, kaagad umuwang ang labi niya sa gulat. Gusto ko ho sanang mag-resign, sir. Umigting ang panga ni Jeremy sa narinig niya. Hindi niya alam kung bakit, pero napakasakit ng sinabi ni Stella. Kahit hindi naman siya nireject nito. 4 weeks later, ba't ka ba iyak ng iyak ha? Tanong ni Sandy sa kapatid na umiiyak na naman kahit sobrang aga pa. Hindi maintindihan ni Sandy si Stella nito mga nakaraang araw. 4 na linggo na rin simula nang mag-resign nito sa trabaho nito. Bago pa umalis si Stella sa kumpanya ni Jeremy, naghanap muna siya ng papalit sa kanyang pwesto. Marami rin namang nag-volunteer dahil ika nga ng mga ito, VVIP room yun para matitigan at maka-interact ang kanilang crush. Namatay yung ipi, Sandy. Namatay. Bakit mo siya pinatay ha? Lumilipad lang naman siya eh.
Paano kung may pamilya din siya? Paano kung naghahanap buhay siya o naghahanap ng pagkain para sa mga anak niya? Ba't mo sila kailangan patayin? Dagdag na tanong ni Stella habang patuloy sa pag-iyak. Ano bang nangyayari sa isang to? Nag-resign lang siya sa trabaho niya. Parang balak niya na akong baliwin tulad niya. Hindi ko naman kasalanan na nangyari sa kanila ng boss niya, no? Tapos ngayon, ako ang pahihirapan niya. Siyempre, carrier of bacteria ang mga ipis. Kaya kailangan kong patayin. Anong gusto niya paramihin ko ang mga yun? Dahil naghahanap buhay lang din sila? Naiiling, natura ni Sandy sa kanyang sarili. Nakakain ka na ba ha? Gusto mo ba ipagluto kita? Baka kulang ka lang sa kain. Gustong idagdag ni Sandy ang huling salita sa sarkastikang boses. Ngunit baka maiyak lang lalo ang kapatid niya. Nitong mga nakaraang linggo, sobrang sensitibo si Stella sa lahat ng bagay. Halos lahat na nakikita nito, iniiyakan nito ng sobra. Kahit makita lang sa TV na nahiwalay ang isang baby panda sa mother panda nito, sobra na ang iyak nito. Pakiramdam nga ni Sandy, nabagok talaga ang ulo ng kapatid niya. O baka talaga ito ang resulta kapag nahihiwalay sa crush nito. Gusto ko ng pineapple with tomato sauce, tapos bagoong na may steak, yung medium rare sanang pagkakaluto. Request ni Stella sa kapatid na siyang napakurap-kurap. Ano sabi mo? Steak? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang steak ha? At anong bagoong? At pineapple na may tomato sauce? Okay ka lang ba ate? Pati ba panlasa mo nasira dahil lang sa nangyari sa inyo ng Jeremy Tan na yon? Hindi makapaniwalang, sunod-sunod na tanong ni Sandy kay Stella. Kumalma na sana si Stella sa pag-iyak nito. Pero, isang banggit lang ni Sandy sa pangalan ni Jeremy Tan, muli naman itong humagulhol. Napasapo na lang si Sandy ng kanyang noo. Hindi niya alam pero pakiramdam niya nag-aalaga siya ng bata. Wait, bata? Tanong ni Sandy sa kanyang sarili ng matauhan. Mood swings, sudden cravings, sensitivity, at morning sickness. Ngayon ko lang napansin pero nito nakaraang araw, madalas siyang magsuka pagkagising niya. Kung ano-ano rin ang mga bagay na gusto niyang kainin at gawin, at ang mga dati niyang nakasanayang kainin hindi niya gusto. Niayaw niya ng strawberries pero yun ang pinakapaborito niyang prutas. Ayaw niya rin ng sabagoong dahil nababahuan siya. Pero ngayon, madalas niyang pinapares sa mga pagkain niya. And she hates it when I call her ate. Dahil para sa kanya, ayos lang. Kahit hindi ganun ang tawag ko sa kanya. Pero nito nakaraang araw, mas natutuwa pa siya kapag tinatawag ko siyang ganun. Hindi kaya ay buntis si ate Stella? Hinuha ni Sandy. Mabilis na hinarap ni Sandy ang kanyang kapatid. Hinawakan ni Sandy ang magkabilang balikat ni Stella bago ito seryosong tinigdan sa pagmumukha nito. Sabihin mo nga sa kanya totoo, Stella Marie, buntis ka ba? Seryosong tanong ni Sandy na biglang nalaglag ang pangas sa gulat sa kanyang sinabi. Gawin mo na lang, okay? Hindi kita pababayaan kahit anong maging resulta niyan, tutulungan kita. Tura ni Sandy habang ibinibigay kay Stella ang isang pregnancy kit. Pero, paano kung buntis nga ako? I mean, paano ko ito aalagaan? Di ako marunong, Sandy. Angil ni Stella habang hawak-hawak ang manipis niyang tiyan. Just do it, ate. Besides, pamangkin ko yan kapag nagkataon. Hindi kita hahayaang mag-isa. Saka ayaw mo nun? Mas lalong lumalaki ang pamilya nating dalawa. Hindi na magiging tahimik pa ang bahay natin. Nakangiting sabi ni Sandy na siyang kumumbinsi kay Stella. Pumasok si Stella sa loob ng banyo habang naghihintay naman si Sandy sa labas. Nang muling lumabas si Stella ay mabilis nitong inabot kay Sandy ang pregnancy kit. Ayaw tignan ni Stella dahil kinakabahan siya na sobra. Ikaw na lang tumingin. Sabihin mo na nasahay ko anong result. Hindi ko kaya eh. Nanginginig ng sobra yung kamay ko sa kaba. Tura ni Stella na ikinangiti na lamang ni Sandy. Minsan lang makita ni Sandy na kinakabahan ang kapatid niya. Simula nang mawala ang magulang nila, ito palagi ang nag-aalaga sa kanya. Ito palagi ang matapang. Kaya ang makitang kinakabahan at namumutla si Stella ay kakaiba para kay Sandy. Pero hindi niya maiiwan ang kapatid. Ngayong nandito na sila sa sitwasyon na to, sasamahan niya ito kahit anong mangyari.
dahan-dahan na tinignan ni Sandy ang resulta. Nang bumungad kay Sandy ang dalawang pulang linya, agad umalpa sa labi niya ang isang ngiti. Buntis ka, girl! Buntis ka, ate! Masayang sigaw ni Sandy at niyakap ang kapatid na naluha sa narinig nito. Kaya pala ang arte-arte mo nito nakaraang araw, muntik na kita mabatukan kasi hindi ako sanay sa kaartehan mo. Buti na lang pala at naisip ko ang bagay na to kanina. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa pamangkin ko. Natatawang sabi ni Sandy na siyang ikinatawa na rin ni Stella. Kaya pala naaawa ako sa ipis? Hindi rin makapaniwala ang sabi ni Stella na siyang ikinailing-iling ni Sandy. Maawa ka na sa lahat, ate, wag lang sa ipis, no? Matatanggap ko ang lahat, wag lang talaga sa ipis. Maawa ka sa akin at kahit naghahanap buhay sila para sa pamilya nila, mas kailangan ko kayong protektahan ng pamangkin ko, okay? Tura ni Sandy na siyang ikinanguso ni Stella. Marahang tumango si Stella sa kapatid na niyakap siyang muli. 8 years later, dito muna kayo, okay? Darating din maya-maya ang nanay niyo. Ano nga ang paalala ni mommy kapag umaalis siya? Marahang tanong ni Stella sa mga anak niya. Mga, dahil hindi lang isang pinagbuntis niya noon. Miski si Stella, nagulat ng sobra pagkatapos niyang malaman na quintuplets ang nasa loob ng tiyan niya. Sobrang ingat na ingat nga si Sandy sa kanya habang nagbubuntis siya. Dahil masela ng pagbubuntis ng quintuplets. Buti na nga lang, at wala ni isa sa mga anak ni Stella ang sumuko. Kaya ligtas na lumabas sa mundo ang 5 na makukulit niyang anak. Never open the door to strangers. Sagot ni Miles na siyang 2 sa quintuplets. Kamukhang kamukha nito si Jeremy, lalo na sobrang seryoso nitong mukha. Huwag maging pasaway at makulit kay Yaya. Sagot naman ni Esme na siyang pinakabata habang matamis na matamis ang ngiti sa labi. Eat whatever it is on the table. Huwag maging mapili at maarte. And no to junk foods kasi bad yun sa health ng mga kids na tulad namin. Sagot din ni Snow na siyang 4 sa 5. Bawal din mang away. Ani Sky na siyang 3 sa 5. Sila lamang ni Miles ang lalaki sa quintuplets. And call mommy or tita Ninang Sandy Gorgeous when we need help. Panghuling sabi ni Scarlett na siyang pinakamatanda. Napatango-tango si Stella habang may ngiti sa kanyang labi. Naghirap man si Stella habang pinagbubuntis niya ang mga ito, wala siyang pinagsisihan na kahit ano. Lalo na, dahil lumaki ng maayos sa mga anak niya, hindi ito palaging nangungulit sa kanya. Alam na mga ito kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. The quintuplets were way too mature for their own age. Kaya minsan ay si Stella na ang humihila sa mga ito papuntang amusement park para makagala din ang mga ito. Aalis muna si mommy. Babalik ako mamaya. May gusto ba kayo ipabili sa akin? Toys? Food? No need po, mommy. Hindi naman po namin kailangan ng toys eh. Hindi pa po sira toys namin. And there are food sa ref po. Papainit lang po namin yun. Gutos namin kay Yaya kapag dumating na po siya at kapag nagutom na kami. Sagot ni Scarlett na sinang-ayunan naman ang 4 niyang kapatid. Kambalang 5 ngunit hindi sila magkakapareho lahat ng mukha. May pagkakaiba sa mga ito. Kaya nalalaman kung sino si Scarlett, Miles, Sky, Snow at Esme. Pagkatapos magpaalam ni Stella, sa 5 beses, kaagad siyang umalis para sa trabaho. Ang 5 naman nagtipon-tipon sa sofa para manood ng pelikula. Sabado ngayon kaya wala silang pasok. Nasa elementary na ang 5 at parehong matatalino ang mga ito. Si Daddy! Biglang sigaw ni Sky na siyang may hawak sa remote control. Nilipat-lipat ni Sky ang channel hanggang mapunta sa isang magazine news. Tungkol yun sa mayayamang CEO dito sa Pilipinas. Ang interview tungkol kay Jeremy Tan na siyang isa sa pinakatanyag na CEO sa bansa. Ang pogi ni Daddy! Kamukha mo talaga siya, Miles. Ngiting-ngiti na sabi ni Esme sa hakambal niya. Kahit lahat naman sila, may mga features ni Jeremy. Mas nadipin na lang talaga ang kay Miles. Kilala ng 5 ang kanilang daddy dahil hindi tinago ni Stella ang katotohanan mula sa mga bata. Ipinakita ni Stella sa mga ito ang litrato at ipinaliwanag ng masinsina na hindi sila kilala ng kanilang ama.
Dahil itinago ni Stella ang pagbubuntis niya mula sa lalaki. Nalungkot ang mga anak ni Stella dahil sa nalaman ng mga ito. Pero nangako naman si Stella na kapag handa na siya, sasabihin niya kay Jeremy ang tungkol sa mga anak nila. Kaya kumalma na rin kalaunan ng quintuplets. So, narinig ko ang balita tungkol sa magiging kasal mo this year. Totoo nga ba yun, Mr. Tan? Talaga ba magpapakasal ka na? Tanong ng host kay Jeremy na siyang seryosong-seryoso ang pagmumuka. Kasal? Di ba sabi ni teacher na itatali ang dalawang tao sa isa't isa't forever? Forever na silang magsasama kapag kinasal. Bakit di kakasal si daddy? Nagbati na ba sila ni mommy? Tanong ni Snow na siyang hindi maintindihan kung ba't ganun ang pinag-uusapan ng mga ito. Pinag-uusapan pa ang tungkol sa bagay na yan actually. My fiancé is not yet ready to face me. Kapag handa na siya, paniguradong matutuloy na ang bagay na yan. Sagot ni Jeremy na siyang ikinasimangot ng quintuplets. Bakit may gustong iba si daddy? Hindi ba niya alam na super lungkot ni mommy kapag tinitignan ang picture niya? Bakit siya may ibang babae? Naiinis na tanong ni Esme na nag-cross arms pa. Paniguradong iiyak si mommy kapag nalaman niya ang tungkol dito. Igagandi natin si mommy. Hindi lang dapat si mommy umiiyak, dapat si daddy din. Sigaw ni Sky na hindi matanggap ang nalaman. Pero paano tayo lalapas? Bawal tayo lumabas, di ba? Mapapagalitan tayo ni mommy kapag lumabas tayo ng walang kasama. Tura ni Snow sa malungkot na boses. Bigla, narinig nila ang pagbukas ng pinto sa bahay nila. Sabay-sabay nagkatingin na ng lima magkakapatid. Kakausapin ko si Yaya, sabi ni Scarlett at agad tumayo sa kinauupuan nito. Tutulungan ko si Scarlett. Maghanda na tayo, pupunta tayong mall. Gatong naman ni Miles na ikinatuwa ni Snow, Sky at Esme. Huwag kayong gumala kahit saan, okay? Ang sabi ng mami niyo, pwede tayo magtagal dito pero dapat walang magtatatakbo sa kung saan-saan. Daladala niyo rin ba ang phone ng mami niyo? Sabi niya sa akin kanina na tawagan siya kapag may nangyari o kung magpapakuha tayo. Paliwanag ng Yaya ng quintuplets. Opo, Yaya, promise po, hindi kami magiging makulit today. Behave po kami, promise! Itinaas pa ni Snow ang kanyang kamay at nag-beautiful eyes pa na siyang ikinangiti ng kanilang Yaya. Yan ba yung phone number ni Daddy? Pabulong na tanong ni Esme sa kapatid na si Scarlett na siyang may hawak ng cellphone. Yep, nag-send ako ng message kay Daddy. Sabi ko na puntahan niya tayo dito. Kapag di siya nagpunta, wala tayong magagawa kahit na nakalabas na tayo. Di rin natin may paghihiganti si mommy. Sagot ni Scarlett sa seryosong boses. Pero paano natin igaganti si mommy? I mean, anong gagawin natin kay daddy? Curious na tanong ni Sky sa hakambal niya. Pwede natin siyang patidin. Ngiti-ngiti na sagot ni Snow na siyang nakisingit sa usapan. Oh, I got an idea. Ba't di natin siya ikulong sa bathroom? Tura naman ni Esme na siyang nagtaas pa ng kamay. Ba't di natin siya tapunan ng coffee sa damit niya? Pero sa height natin, paniguradong pants lang ni daddy mapupunta yung coffee eh. Nag-reply si daddy. Bigla, isabi ni Scarlett kaya nagtipon-tipon ng lima para tignan ang text ng kanilang daddy. Stella, ikaw ba to? Binasa ni Scarlett ang reply. At yun ang nakalagay doon. Nareply naman yun ni Scarlett ng, oo. Nag-reply ulit si Jeremy. Ang sabi, pupunta na ito kaya nag-appear ang lima. Buti na lang, di dinilit ni mami ang phone number ni daddy. Buti na lang din at di pinalitan ni daddy ang phone number niya. Kapag nagkataon, di natin magagawa ang bagay na to. Tura ni Miles na ikinasang-ayon ng apat pa niyang kakambal. Mga bata, anong gusto niyo? May gusto ba kayong kainin? Tanong ng Yaya sa lima nang mapansin ang pagbubulungan ng mga ito sa isang gilid. Yaya, can we have your coat po? Dito lang po kami magstay ni nakambal po, di po kami aalis. May phone din po kami. Sagot ni Sky sa Yaya nila na napakamot sa ulo nito. Baka pagalitan ako ng mami niyo kapag iniwan ko kayo eh. Sagot pabalik ng Yaya ng quintuplets. Hindi po, Yaya. Alam ni mami na always po kaming inaalagaan ng super. Kaya syempre po, hindi niya kayo pagagalitan ng basta-basta po.
Sabi naman ni Snow, dahilan para makumbinsi ito. Nang tuluyan ang makaalis ito ay nagmamadaling tumakas ng lima papuntang parking lot ng mall. Patingin-tingin sila sa paligid para sa pagdating ni Jeremy. Sabihin mo kay Daddy na kapag nakarating siya, pumunta siya ng fourth floor, nandun ka mo si Mommy sa isa sa mga bench na naghihintay sa kanya. Utos ni Miles kay Scarlett na agad naman itong sinunod. Kalauna na patayo si Sky na siyang hindi mapakalis sa kinauupuan nito nang makita ang paglabas na isang pamilyar na lalaki na kararating lang sakay ng isang sasakyan. Ayun! Si Daddy! Tura ni Sky dahilan para mapatingin din doon ang apat. Si Daddy nga! Alam ko na why nahulog si Mommy sa kanya. Ang pogi ni Daddy sa personal, parang angel. Marahang sabi ni Snow na siyang siniko ni Scarlett. Ipagkihiganti natin si Mommy, diba? Kaninong side ka ba? Kay Mommy o Daddy? Tanong pa ni Scarlett, kaya napakurap-kurap si Snow. Siyempre kay Mommy, ayoko na kayang mag-cry si Mommy, kaya dapat paiyakin natin si Daddy. Tangutangong sagot ni Snow habang may matamis na ngiti sa labi. Nang tuluyang umalis si Jeremy ay kaagad na lumipat ang lima sa kotse nito. Hindi gagana ang plano natin kanina, kaya bakit hindi ito ang sirain nating lima? Di naman ganun kalaki ang impact, paniguradong meron pa rin. Manap kayo ng bato na mas matulis, mas maganda. Pagbalik ni Daddy, paniguradong iiyak siya kapag nakita niyang gasgas yung kotse niya. Dagdag na sabi ni Miles, kaya napatili pa sa excitement ang mga babae. Mabilis na naghanap ang apat na mga bato, si Scarlett ay dalawang bato pa ang hawak. Nang sinimulang gasgasan ng limang kotse, napuno ng tawanan ang buong paligid. Ayan, heart shape! Sigaw na Esme na siyang tila nag-drawing sa kotse ni Jeremy. Ito naman si Daddy, isa siyang bad monster! Tura ni Sky na hindi maintindihan ang ginuhit itong halimaw daw. Yay! Ang saya pala nito na ipaghiganti na natin si Mommy. Nakapaglaro pa tayo! Ngiting-ngiti na sabi ni Snow habang pinupukpok ng bato ang kotse ni Jeremy. Walang sensor ang kotse ni Jeremy kaya hindi yun tumunog pagkahawak ng mga bata. Naging mas malaya tuloy ang mga itong gawin ang gusto nila. Si Scarlett ay nakahanap ng mas matulis na bato at pati gulong ng kotse ni Jeremy gusto niya ring butas. Si Miles ay sa mga bintana gumagawa ng mga gasgas. Nasa ganoong sitwasyon ang lima na makarinig sila ng bagay na bumagsak. Sabay-sabay na napalingon ang quintuplet sa taong dumating. Dahilan para magtagpo ang tingin ng lima at ni Jeremy Tan na siyang laglag ang panga pagkakita sa kanila. Scarlett! Snow! Sky! Miles! Esme! Tawag ni Stella sa mga anak at nilapitan ang mga ito pagkapasok niya sa detention na center ng mall. Sa gulat ni Stella, tumawag sa kanyang panganay sa kambal na si Scarlett para sabihing ikukulong daw ang mga ito. Mommy! Iyak ng lima at agad lumapit sa ina nila. Mommy! Daddy is bad! Gusto niyo kaming i-jail? Sumbong ni Esme sa ina na siyang nalito sa sinabi ng bata. Nang mag-angat si Stella ng tingin, nanlaki ang mga mata niya na bumungad sa kanya si Jeremy na siyang nakataas ang kilay. Sir! Tawag ni Stella kay Jeremy. Daddy, ako ang ama ng mga anak mo? Tanong ni Jeremy at tinignan isa-isa ang quintuplets na nagkanya-kanyang tago sa likod ni Stella. Hindi inaasahan ni Jeremy ang narinig niya. Sa pagkakaalam ni Jeremy, ay ang kapatid ni Stella ang nagkaroon ng asawa. Kaya na makita niya mga bata noon, ay inakala niya kaagad ng mga anak ni Sandy. Hindi rin naman malapitan ni Jeremy ang mga ito, pero iniiwasan pa rin siya ni Stella. Wala rin mga litrato ang mga bata sa social media dahil gustong protektahan ni Stella ang privacy ng mga ito. Lalo na dahil sa lumalaganap na AI technology. Pasensya ka na. Hindi ko alam ang ganito. Hindi naman nila sinasadya ang bagay na to. At saka isa pa, hindi ko naman inaasahang gagawin nila to eh. Kung may parurusahan man, ako na lang. Huwag mo na idamay pa yung mga bata, sir. Nakabata pa sila eh. Pagsasabihan ko na lang at baka may nakita lang sila na hindi nila nagustuhan kaya nila nagawa yon. Nahihiyang sabi ni Stella kay Jeremy na hindi maalis ang tingin sa quintuplets na kausap ang yaya ng mga ito. Itinago mo sa akin to? Kaya ka ba umalis nun? Ba't di mo sinabi sa akin?
Ba't di mo pinaalam? Malalim man ang boses, pero ang totoo, nanghihina na si Jeremy. Mabilis na umiling-iling si Stella. Hindi sa ganun, sir. Hindi naman ho ako umalis dahil gusto ko itago yung pagbubuntis ko eh. Huli ko nang nalaman na buntis ako. Gusto ko lang ng mga panahong yun umalis akong payo dahil sa nangyari sa pagitan nating dalawa. Yan, natatakot ho ako na kapag naalala mo yung nangyari, magagalit ka. Napaalisin mo ako sa trabaho. Kaya inunahan na kitang gawin yun. Pagpapaliwanag ni Stella. Hindi makapaniwalang napalingon si Jeremy kay Stella sa sinabi nito. Ganun ba kapangit ang impresyon niya sa akin? Na sa tingin niya ganun ang gagawin ko? Natakot pa ako nun. Nalakala ko may ginawa akong mali sa likod niya. Tapos siya lang pala ang nakasipin ko nung gabing yun. Tapos sasabihin niya ito sa akin ngayon. I waited years for her to be ready. Tapos ito, ginulat na lang niya ako bigla. Naiiling na sabi ni Jeremy sa kanyang sarili. Mag-usap tayo pagkatapos nito. Kakausapin ko muna ang mga bata. Kailangan ko malaman kung ba't nila ginawa ang bagay na yun. At hindi mo kailangan mag-alala. Anak ko sila. Hindi ko sila hahayaang masaktan. At mas lalong hindi ko sila sasaktan. Seryosong sabi ni Jeremy bago tinalikuran si Stella na napakagat labi na lamang. Nang lumapit si Jeremy sa quintuplets, kaagad siyang sinamaan ang tingin ng mga ito. Nagtaas si Jeremy ng dalawa niyang kamay na tila sumusuko sa mga ito. Hindi ako nandito para makipag-away. Hindi ako nandito para ipakulong kayo o saktan kayo. You know me, right? Tanong ni Jeremy. Nakangusong tumingin si Esme kay Jeremy. Di mo po kami ilalagay sa jail, Daddy? Tanong ni Esme. Dahilan para matawa si Jeremy. No, no, of course not. Hindi gagawin ni Daddy ang ganong klaseng bagay sa mga babies niya. May gusto lang malaman si Daddy. Kasi syempre confused ako. Kung ba't nagalit ang mga babies ko? Bakit nga ba, hmm? May ginawa ba si Daddy para magalit ang mga babies ko? Marahan at malambing na tanong ni Jeremy sa mga anak na siyang nagkatinginan. Kasi nakita ka po namin sa news. May sinabi ka po dun, Daddy eh. May pakakasalan ka po. Eh bakit hindi po si Mami ang pakasalan mo, Daddy? Love ka rin naman ni Mami namin eh. Bakit mo po kailangan magpakasal sa iba? Saka nandito rin po kami. Kapag kay Mami ka po, may mga anak ka na po agad. Buy one, take five po kami, Daddy. Sagot ni Sky. Tama si Sky, Daddy. Nagalit po kami kasi malulungkot po si Mami kapag nalaman niya po ikakasal ka sa iba. Kaya po ginamit namin ang old phone niya para papuntahin ka dito para gantihan ka kasi inaway mo Mami namin. Gatong naman ni Snow na siyang nakapamewang. Ayaw na namin marinig si Mami na umiiyak. Always sad si Mami kapag nakatingin sa picture mo po, Daddy eh. Kaya naisip namin na iganti si Mami kasi bad ka. Dapat po you make Mami happy pero pinapalungkot mo lang siya. Ako nakaisip na gasgasan ang kotse mo, Daddy. Kung may gusto kong parusahan, ako na lang po. Huwag mo na idamay mga kakambal ko. Tura ni Miles. Di pwede. Kasali ako sa gumasgas ng kotse eh. Kaya sasamahan ko kakambal ko. Sabi ni Scarlett at iniharang ang braso niya sa harap ng kanyang mga kapatid na tila pinoprotektahan ng mga ito. Pasensya na po, sir. Hindi ko alam na ganito ang balak ng mga alaga ko. Kung may gusto man ho kayong pagalitan, ako na lang ho. Huwag na po ang mga bata. Singit ng yaya ng mga bata. Hindi. Ako may kasalanan ng lahat. Ako ang nagbigay ng go signal para pumunta kayo dito sa mall. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin nila, hindi ako papayag. Wala sa sariling napangiti si Jeremy sa sinabi ni Stella. Hindi niya nakasama ang mga ito na matagal pero nakikita niya na maayos na napalaki ni Stella ang mga bata. Hindi basta-basta nagpapaapi ang mga ito at marunong humingi ng tawad kung kinakailangan. Marunong din umako ng pagkakamali nila. Hindi inaasahan ni Jeremy na ganitong klase ng regalo ang darating sa buhay niya. Noon pa man palaging nag-iingat si Jeremy sa paligid dahil takot siyang iwasan siya ni Stella. Noong panahong umalis si Stella ay palagi pa rin nakatingin si Jeremy mula sa malayo. Ngayong nalaman niya na kanya pala ang quintuplets at gusto rin siya ni Stella, wala nang rason pa para pakawalan niya ito ulit. Pinakawalan ko siya noon. Hindi ko na gagawin yun ulit ngayon.
Noon nagawa ko siyang bitawan sa trabaho. Dahil takot ako masakal siya sa akin. Pero ngayon wala na akong dapat pa ikatakot. Kahit lumuhod ako sa harap nila, ng mga anak namin, gagawin ko. Payagan niya na ako manatili sa tabi niya sa pagkakataon na to. Determinado ang saad ni Jeremy sa kanyang sarili. At aayain niya si Stella ng kasal. Kumain pa kayo, marami pang pagkain. Nakangiting sabi ni Jeremy habang sinasandukan ng ulam ang mga anak niya. Wow, ang sarap naman ng food dito, Daddy. Super yum yum yum. Ngiting-ngiti na sabi ni Esme na ngayon hindi natakot sa daddy nito dahil sa pagkain. Buti naman nagustuhan niyo, kumain pa kayo. Sagot ni Jeremy sa anak at marahang hinaplos ang pisngi nito. Nang mapansin ni Jeremy na hindi pa rin bumabalik si Stella mula sa pagbabanyo nito, nagpaalam muna siya sa mga anak na pupuntahan niya ang mami nila. Pinabantayan niya muna ang mga bata sa yaya ng mga ito na kaagad namang pumayag. Nagulat din ako sa ginawa ng mga pamangkin mo. Aba, sino hindi magugulat na sobra eh? Pagtawag sa kanis Scarlett, sinabi ba naman mahukulong daw sila? I almost had a heart attack, Sandy. Kung di ko lang naalala ng mga bata ay mga anak ko, paniguradong hindi ako kakalma. Naiiling na reklamo ni Stella sa katawagan niya si Sandy. Ayan kasi, dapat kasi pinakilala mo kaagad sila sa isa't isa. Talagang naging heroes mo pa mga anak mo bigla. Tawang-tawa ko kanina nang nalaman ko mula sa yaya nila na ginasgasan nila yung kotse ni Jeremy Tan. Muntik na ako gumulong kanina katatawa kaso naalala ko nasa work ako. Ngiti-ngiti na sabi ni Sandy na siyang ikinasimangot ni Stella. Naka-video ko lang dalawa kaya naririnig ni Jeremy ang sinasabi ng kapatid ni Stella. Pero alam mo ba, inakala niya na anak mo sina Scarlett. Hindi ko naisip na ganun iisipin niya. Wala naman akong ginawa na kahit ano. Oops, I think kasalanan ko ang bagay na yan. Minsan kasi kapag nasa labas kami, gusto kong tawagin nila ako Mama Sandy. Alam mo na, ipapractice na ako maging mommy. Gusto ko kasi bigyan ng maraming anak ang asawa ko. Kaso sa ating dalawa, basta ako nakamagkaanak kahit di pa kasal. Ako naman tong kasal na pero wala pa rin anak. Baliktad talaga tayo. Naiiling na sabi ni Sandy. Yun nga ang dahilan kaya naisip ni Jeremy na mga anak ni Sandy ang mga bata. Hindi naman kasi nagpadala si Jeremy ng mga tauhan para lapitan sila Stella. Lalo na, dahil para sa kanya, against na yun sa privacy ng mga ito. Kaya si Jeremy mismo ang tumitingin sa dalaga mula sa malayo. Natatakot din si Jeremy na paimbestigahan si Stella dahil baka malaman niya na may nobyo na ito. So, anong balak mo, ha? Nandiyan na si Jeremy. Parte na siya ng buhay niyo ng mga anak mo. Ang tanong, kung hahayaan mo siya manatili sa tabi niyo? Tanong ni Sandy kay Stella na natigilan sa sinabi ng kapatid. Kahit si Jeremy na nakikinig ay natigilan din. Gusto niya ring marinig ang sagot ni Stella. Dahil sa sagot ni Stella, magbabase ang pagpipigil na ilang taon niya ring pinigilan. Pinigil ni Jeremy ang nararamdaman niya para sa babae. Dahil sa mga mata niya, masyadong nakakasilaw si Stella. At kapag tumitingin si Stella kay Jeremy, hindi niya matukoy-tukoy kung anong nararamdaman ni Stella para sa kanya. Anong klaseng tanong yan? Huwag nga ako, girl. Kilala kita eh, dahil kapatid kita, ate. Alam ko na ilang beses mong pinangarap na makasama siya. Kahit ang mga bata, alam na iniiyakan mo ang mga araw ko hanggang tingin ka na lang sa kanya. You have lots of what ifs. What if sinabi mo sa kanya ang tungkol sa kanila? What if hindi mo tinago ang lahat? What if nag-stay ka nung gabing may nangyari sa inyo? What if, ate? A lot of it. Marami kang pinagsisihan nun. Kaya sana hindi na mangyari yun ulit. Sana sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo. Sana sa pagkakataon na to, hindi ka na maduwag pa. Mahabang sabi ni Sandy. Nang matapos ang video call, mahigpit na lang na napahawak si Stella sa phone niya. Hey! Mabilis na napalingon si Stella sa nagsalita at bumungad sa kanya si Jeremy na nakalapit na sa kanya. Napakurap-kurap si Stella, hindi inaasahan ang presensya ni Jeremy. Bakit ka nandito? Ang mga bata? Nandun sa loob. Pinasamahan ko muna si yaya nila. Huwag ka mag-alala. May mga gwardiya ako sa paligid. Di sila mawawala ng basta-basta sa pagkakataon na to. Sagot ni Jeremy at napatingin sa cellphone niya. At napansin niyo ni Stella, kaya napaawang ang labi niya sa natanto. Narinig mo?
Mahinang tanong ni Stella kay Jeremy na marahang tumango. Curious din ako. Ano ba sagot mo sa tanong ng kapatid mo? Gusto ko rin malaman, Stella, kung may lugar ba ako sa buhay niyo ng mga anak natin o kung may espasyo ba ako dyan sa puso mo. What? Anong ibig mo sabihin? Gusto mo ako? Gusto mo makasama kami? Hindi makapaniwala ang tanong ni Stella. Noon pa man gusto na kita makasama, Stella. Noon pa lang gustong gusto na kita. Hindi mo lang siguro napansin pero grabing pagpipigil ang ginawa ko para hindi kita sunggaban bigla. Pinigilan ko ang sarili kong bigla kang angkinin. Pero nakalimutan ko lahat ng yun na nalasing ako. Akala ko, pagising ko noong araw na yun, nagtaksil ako sa'yo. Kahit wala naman sanang tayo. Pero para sa akin, may relasyon tayong dalawa. Para sa akin, merong tayo. Kaya sobra-sobra ang pagsisisi na naramdaman ko nung inakala ko na ibang babae ang ginalaw ko. Di mo alam kung gaano ako kasaya na sa kabila ng kalasingan ko, ikaw at ikaw pa rin pala ang hinahanap ko. Lahat ng sinabi ni Jeremy talagang gumulat sa buong pagkatao ni Stella. Pero ikakasal ka na, di ba? Yun ang sinabi ng mga bata kanina kaya sila nagalit sa'yo. Di ba? Yung babaeng nakasama mo sa isang coffee shop kung saan nag-uusap kayo tungkol sa kasal? Yun, di ba? Nalilitong tanong ni Stella dahilan para malito din si Jeremy. Naiintindihan ko ang tungkol sa nakita nila sa TV. Dahil totoo nangyari yun and I was pertaining to you. Nag-resign ka bigla nun kaya inakala ko na may nangyari sa'yo. Na ikakasal ka na o ano. Pero bigla ko walang narinig sa'yo. Pinigilan ko ang sarili kong silipin ka na isang taon dahil baka akalain mo hinahabol pa rin kita para magtrabaho bilang sekretarya ko. Nung umabot ang 2 taon, hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagsimula akong silipin kung kumusta ka na. Doon ko nalaman na kasal na ang kapatid mo. Hindi ko pa nakitang kasama mo ang mga bata noong mga oras na yon hanggang sa iginalo niyo sila sa isang parke. Kasama mo ang kapatid mo at ang asawa nito, kaya inakala ko agad na sa kanya mga bata. Lalo na nung nakita kita ulit. Masaya ako nun. Pero mas masaya ako na malamang hindi mo anak yung mga batang yon pero nagkamali ako. Pero hindi ko maintindihan na sinasabi mo babae na nakasama ko noon sa isang coffee shop. I never had a girlfriend. Lalo na ng mga panahon na huhumaling ako sa'yo. Pero nakita kita noon. Sa isang coffee shop habang may kausap na babae tungkol sa kasal. Pagkatapos na sinabi ko pa nga na hindi kita crush eh. Narinig mo pa nga yun? Napaisip naman si Jeremy. Wait, si Clarice ba ang pinag-uusapan natin dito? Pinsan ko sa mother side ko? We were talking about a wedding. Nalikakasal na siya. Nagtanong siya sa akin kung pwede raw ba akong gawing sponsor sa kasal nila. Dahil pinsan ko siya, walang rason para hindi ako pumayag. Yun ba ang dahilan kaya bigla mo nalang ako iniwasan nun? 8 years. 8 years na nasayang niya. Dahil inakala niya magpapakasal ang lalaki sa iba. Pero pinsan lang pala na lalaki yun? Hindi makapaniwala si Stella sa kanyang sarili. Sa sobrang kahihiyan, kaagad siyang tumalikod. Handa na sanang tumakbo papalayo at tumakas nang bigla siyang hilahin ni Jeremy habang natatawa. Wow, grabe ka rin ah. Pinahirapan mo ako ng sobra dahil nagselos ka sa pinsan ko? Nangingiting sabi ni Jeremy sa nagbibirong boses. Napasimangot si Stella doon. Di ko naman alam eh. Malay ko ba? Sa mga mata ko nun mukha kang babaero. Napahalakhak naman si Jeremy. Well, now you know that I'm not. Wala kang rason para takbuhan ako. Hindi rin naman kita hahayaang makalaya sa akin. Sa ayaw mo man o gusto, magiging akin ka, Stella Marie. Gagawin kitang isang tan sa lalong madaling panahon. Seryosong sabi ni Jeremy. Anong sinasabi mo? Hindi na natapos pa ni Stella ang sasabihin nang sakupin ni Jeremy ang mga labi niya. Kalaunan, agad ding bumigay si Stella at nakipaghalikan pabalik kay Jeremy na napangiti na lamang. Ikaw na ba talaga to, Stella? Nag-blooming ka? Ang ganda-ganda mo talaga, girl! Ngiting-ngiti na sabi ng dating katrabaho ni Stella sa kumpanya ni Jeremy na si Marie Chu. Bumalik ka ba para mag-apply ulit bilang sekretary ni Sir Jeremy? Naku, girl, ang bagal-bagal mo naman. May bago na sekretary si Sir.
Hindi mo ba alam? Pero hindi na siya babae kasi yung last na sekretary ni Sir na iniwanan mo para sa kanya, biglang nag-confess sa kanya tapos hinaharot si Sir kaya yun, pinalitan niya. Dagdag na sabi ni Marichu. Ito ang madalas na kachismisa noon ni Stella. Akala ni Stella hindi na siya makakabalik sa kumpanya ni Jeremy. Hindi siya dumalaw sa kumpanya sa takot na baka magkita sila at malaman ito na may tinatago siya. Pero ngayon, si Jeremy pa ang nagdala sa kanya dito sa kumpanya. Hindi, wala akong balak bumalik sa kumpanya. May trabaho na rin ako ngayon at mas less hassle siya para sa akin. Nandito lang ako kasama mag-aama ko. What? Kasal ka na? Sigaw ni Marichu dahilan para maninig ng iba. Naputol din ang ibang sasabihin sana ni Stella. Mabilis na napatayo ang ibang mga kasamahan ni Stella para makinig sa chismis. Ichika mo naman yan, girl. Paano kasal ka na ni hindi mo kami inimbita, ha? Tama, tama. Ako, Stella, ang daya-daya mo. Kapag talaga kinasal ako, di rin kita aayain. Ano ba kayo, hindi pa ako kasal? Hindi pa namin napag-uusapan ng tukol sa bagay na yan. Inabuntis kasi ako noon. Yung bigla ako nag-resign na sekretarya. Daming nangyari that time. Tapos kalaunan, nalaman kong buntis ako pero hindi ko sinabi sa ama ng mga anak ko. Ngayon niya lang nalaman ng tungkol sa kanila. Wow! Ang ganda ng plot ng life mo, girl. Pang nobela ang datingan, ha? Natawa si Stella sa sinabi ng dati niyang kasamahan. Miski siya ay manghang-mangha sa nangyayari. Hindi niya naman kasi inaasahan na talagang nagugustuhan siya ni Jeremy noon hanggang ngayon. Mommy! Mommy! Sabay-sabay na napalingon ng lahat sa anak ni Stella na tumatakbo papunta sa kanya. Slow down, Esme. Paalala ni Stella sa anak, nangiting-ngiti na bumagal ang pagtakbo hanggang makalapit sa kanya. Hala, ang cute ng anak mo, Stella. Parang may kamukha siya. Tura ni Marichu at tinitigan ang pagmumukha ni Esme. Matamis na ngumiti si Esme kay Marichu. Sabi po ni Mami, kamukha po namin nilakambal si Daddy. Sagot ni Esme kay Marichu na nanlaki ang mata ng may matanto. Nag-angat pa si Marichu ng tingin kay Stella habang awang ang labi. Pero hindi makapagsalita dahil natatakot na magtanong ng katotohanan. Mommy, Daddy bought us some ice cream po. Muling napalingon ang lahat sa sumigaw. Laglagan pa kanilang lahat nang bumungad sa kanila ang apat pang mga anak ni Stella. Pero hindi yun ang gumulas sa kanila. Kung hindi ay ang lalaki na kasunod sa mga bata. Sabi ko na nga ba, kamukha ng anak mo si Sir Jeremy? Hindi makapaniwalang sabi ni Marichu habang nanlalaki ang mga mata. Kasi po daddy namin siya, kaya po kamukha namin siya. Sagot ni Esme kay Marichu na tila, hindi na humihinga pa sa kinatatayuan nito. Nang tuluyang makalapit si na Jeremy kay Stella, kaagad nagsiupo pabalik sa pwesto nila mga tauhan sa kumpanya ni Jeremy. Hindi rin sila makatingin kina Jeremy at Stella, pero handang-handa naman ang kanilang tenga para makinig sa mga ito. Binilhan ko ang mga bata ng ice cream, ayos naman ba? Tanong ni Jeremy kay Stella na napanguso. Parami na sila ng kain kanina sa restaurant ng dessert eh. Sana hindi mo na binilhan pero ayos lang. Susunod ha, kontrolin mo ang sweet intakes nila, okay? Marahang sabi ni Stella habang kumukuha ng panyo sa bulsa at pinunasan ni Stella ang pawis sa noon ni Jeremy. San ba kayo nang galing at pawis na pawis ka? Di ka naman siguro pinatakbo ng mga anak mo, no? Di naman. Nagpabuhat lang si Esme at Snow. Sagot ni Jeremy kaya napanguso si Stella. Sa susunod, huwag ka nang pumayag. Kapag binuhat mo sila araw-araw, paniguradong uugod-ugod ka na bago pa tayo makasal. Pangaasar na sabi ni Stella at nang matanto ang sinabi, kaagad nang laki ang mga mata niya. So pumapayag ka ng pakasalan ako? Tanong ni Jeremy habang may ngiti sa lapi. Bakit naman hindi? May anak na tayo. Hihindi pa ba ako? Sagot ni Stella takmang tatalikod na nang hulihin ni Jeremy ang kanyang kamay para hagkan ang mga yon. Dinner tayo tonight. Ako nang bahala sa lahat. Sigaw ni Jeremy sa buong opisina kaya napatili ang mga tauhan sa excitement. Yun! Thank you sir! Congrats sa inyo ah! Sigaw pa ni Marichu habang ngiti-ngiti. Naalimpungatan si Stella nang maramdaman niya ang pagyakap ni Jeremy sa kanya. Nang imulat ni Stella ang mga mata, bumungad sa kanyang mukha ni Jeremy na ikinakurap-kurap niya. Han? Han? Gising! Panggigising ni Stella sa asawa
na yumakap pa sa kanya ng mahigpit. Han, gising. Kailangan pumunta sa trabaho ngayon, di ba? Napangiwi si Stella at hindi niya napigilan ang sariling matawa nang tuluyang magising si Jeremy. Bakit? Anong nangyari? May problema ba? Sunod-sunod na tanong ni Jeremy sa inaantok na boses. Wala ka bang nararamdaman na kahit ano kanina habang natutulog ka? Tanong pabalik ni Stella, pinipigilan ang sariling matawa na lang. Wala naman, lumindol ba? Ang cute-cute mo. Kapag hindi natin inalis yung mga drawings sa pagmumukha mo, paniguradong pati sa opisina pagtatawanan ka ng sobra. Mabilis na sinapusa po ni Jeremy ang mukha. Paniguradong napaglaruan ka na naman ng mga bubwit mong anak habang natutulog ka. Kahit kasal na tayo, hindi pa rin na nakakalimutan yung nangyari. Naiiling na sabi ni Stella habang may ngiti sa kanyang labi. Sa huli, sinamahan ni Stella ang asawa niya sa banyo para tanggalin ang dinrowing ng quintuplet sa mukha ng kanilang ama. Mga baboy yun, bituin, at may black eye pa si Jeremy, may mga heart-heart din, at mga bulaklak. Ba't ayaw matanggal sa tubig? Takang tanong ni Stella nang siyang ikinaawang ng labi ni Jeremy. Mabilis na tinignan ni Jeremy ang sarili sa salamin at hindi pa nga natatanggal ang mga drawings sa mukha niya. Permanent marker bang ginamit nila dito? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jeremy sa asawa niya na natigilan din. Huwag ka nang gumawa ng mga bagay na ikakagalit nila sa susunod, okay, hon? Ayokong dumating sa panahon na lumala pa ang lahat ng to. Turan ni Stella sa asawa niya. Laglag naman ang panga ni Jeremy sa natuklasan. Sa huli, nagpunta sila sa pagkainan na hindi pa rin nabubura halos lahat ng drawing sa mukha ni Jeremy. Naging dahilan yun para mapatawa ang quintuplets na inaabangan ang paglabas ng kanilang daddy at mommy. Wow, daddy, you look very artistic. Puri pa ni Esme sa ama na napanguso. May papel naman? Ba't kailangan niyo pa i-drawing sa mukha ng daddy niyo ang mga ito, ha? Kayong lima, wala kayong sweets after breakfast. Sabay-sabay na umangal ang quintuplet sa sinabi ni Stella. Pero tinaasan lang nito ng kilay ang mga anak. Han, wag na. Matatanggal din naman ito mamaya-maya. Kaya ka palaging pinaglalaroan ng mga anak mo kasi in-spoil mo eh. Eh kung ikaw pagalitan ko. Putol ni Stella kay Jeremy na mabilis na itikom ang bibig. Pero mami, tulungan na po namin si daddy na tanggalin yan. May pantanggal po kami. Nagtanong po kami kay Tita Ninang Sandy kanina. Tura ni Snow. Tama, tama. Meron naman palang pantanggal eh. Ibalik na natin ang sweets nila after breakfast, okay, hon? Nakangiting angat muli ni Jeremy sa asawa. Please, mommy. Please. Sabay-sabay na sabi ng quintuplets na ikinabuntong hininga na lamang ni Stella. Fine. Pero sa susunod, hindi na kayo makakalampas sa akin. Sagot ni Stella at mariin na tinitigan isa-isa ang kanyang mga anak. Pati na rin si Jeremy na natawa sa asawa. Bago sila nagsimulang kumain, nagtulungan muna ang lahat na tanggalin ng mga drawings sa mukha ni Jeremy. At napuno ng tawanan ang buong sala habang nakatipon sila doon bilang isang buong pamilya. The End.